magandang araw na naman sa inyong lahat, guys. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa aking mga vlogging gadgets. Ipapakita ko sa inyo yung mga gadgets na ginagamit ko kapag ako'y gumagawa ng vlogs. So samahan niyo po ako sa video na ito. Bago natin simulan, kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing. At huwag niyong kakalimutan i-click yung bell button para makatanggap kayo ng notification sa mga susunod ko pang videos. Okay, simulan na natin. So yun na nga, guys. Ang pag-uusapan natin ay yung mga vlogging gadgets ko. Itong mga vlogging gadgets ko ay hindi ko naman to sabay-sabay na binili. So binili ko to pa isa-isa lang. So kapag sa tingin kong kailangan ko na yung gadget talaga, so saka ko lang siya bibilhin. Hindi ko sila binili ng isahan lang or one time lang na bilihan. So pakonti-konti ko lang na inipon yung mga gadgets na ginagamit ko. So ipapakita ko sa inyo yung mga gadgets na yon at kung magkano siya at kung saan ko siya binili. So kayo, guys, kung mayroon kayong plano or may balak kayong gumawa ng vlog or mag-start ng YouTube channel, pwede nyo itong simulan kahit ngayon na mismo. Pwede na kayo magsimula agad ng vlogging channel nyo kahit isa lang ang gadget nyo. Ako, nagsimula ako na isa lang yung gadget ko. So, nung nagsimula akong mag-vlog, ang ginamit ko ay, ang ginagamit ko lang na camera at saka editing ay isang gadget lang. Yun ay yung iPhone. So, itong cellphone ko, iPhone 7. So, ito lang yung ginagamit ko sa pag-shoot ng vlog. Kasi mayroon naman siyang camera. Yung mga smartphone natin, lahat naman na sila mayroong camera. At magaganda yung mga kuha nila. Kahit Android man yan or Apple man yan, magaganda na yung kuha ng mga smartphone ngayon. Tulad nitong iPhone 7. Ito lang yung ginagamit ko. Madalas, ito yung ginagamit ko sa pag-take ng mga vlogs. Or pag-shoot ng mga vlogs. Meron lang kayong iPhone or Android phone or smartphone. So, yun ang pinakaunang kailangan nyo. Kasi, nandito yung camera. At pwede na rin kayo mag-edit dito. Gamit yung mga editing apps na mamaya ay babanggitin ko. Kaya, stay tuned kayo dito. Okay, guys. Ang pangalawang gadget na ipapakita ko sa inyo ay yung mini tripod. Ito siya. Mini tripod. So, yan. Ito yung una kong ginawang stand ko kapag nag-vlog ako. Stand ng iPhone. Ayan. Ito lang yung ginamit ko nung mga unang vlogs ko. Kasi nagsisimula pa lang ako noon, wala pa akong budget para bumili ng malaking tripod. So itong mini tripod na to ay binili ko lang to sa Daiso o yung 100 yen shop dito sa Japan. 100 yen lang to. Kung sa Pilipinas, 50 pesos o baka mas mura pa nga kung nandiyan kayo sa Pilipinas. So, ganito lang yung setup ko dati. Maliit na tripod, mini tripod, and then yung iPhone 7. So, yan lang yung ginagamit ko. So, ito yung pinakaunang ginamit ko na setup nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Yan. Isang maliit na tripod at saka iPhone 7. Yung cellphone na ginagamit ko. Ang pangalawang binili ko ay yung monopod. Ito. Monopod. Telescopic monopod. So, mahaba yan. Kapag ganito kasi, medyo malapit sa'yo. Pag gusto mo medyo malayo sa yung camera, pwede mong gamitin to. Yung monopod. Pwede mas malayo pa. Ayan. And then, pwede inilapitan mo ng konti. So, ganito. So, ganyan. Pwede na kayo mag-vlog gamit yung monopod at saka yung cellphone or smartphone. Ito ang bili ko din dito ay 100 lang. Sa Daiso lang to. Pwede na kayong mag-vlog. Bumili rin ako ng phone holder. Kasi pwede kong ilagay dito yung phone ko. Pwede na siyang pang-vlog holder. Pero mayroon pa siyang ano dito. May thread siya dito. Mayroong nut. Pwede niyong ilagay sa tripod din to. Ganyan yung setup na ginagamit ko dati. Kasi itong phone holder na to ay pwede siya naka-portrait. Iikutin mo lang yan.
And then, pwede rin siya naka-landscape. Kaya, binili ko yung ganitong phone holder. Yan. Pwede ka na mag-vlog. Ganito lang ang setup mo. So, binili ko to sa Amazon, Japan. So, ang presyo nito ay 1,000 yen. So, kung i-convert natin sa peso ay nasa 470 pesos. Ang sunod naman na gadget na ipapakita ko sa inyo ay yung tripod ulit, pero medyo malaki na siya. Medyo malaki na siyang tripod. Yan. Okay, so parang medium size lang siya na tripod. At ang bili ko nito ay mura lang kasi second hand lang naman to. So mura lang yung bili ko sa kanya. Hindi ko nga tinanggal yung price tag nga. Ayan o, nakalagay dyan. 550 yen. 550 yen lang siya. Kung i-convert natin sa peso, nasa 250 pesos or something. So yan. Ito yung ginagamit ko dito. Yan. So yan, yan yung mga setup ko noon nung nagsisimula pa lang ako. Yan. So pwede kong ilagay dito yung ginagamit kong iPhone. So yan, ganyan yung setup ko. So medyo mayroon na akong mas malaking tripod. So ganyan. Ganyan na yung naging setup ko. Habang tumatagal yung pagbablog ko sa YouTube, dumarami ng dumarami yung mga nabibili kong gadgets o naiipon kong gadgets. Mayroon pa akong isang tripod na mas malaki pa dito. Kaso nga lang, sa ngayon ay ginagamit ko siya. Ngayon, naka-tripod siya. Yung camera na ginagamit ko ngayon, nandyan sa tripod. So, ito yung tripod na ginagamit ko ngayon, saka yung camera na yan. Yan. Yung brand niya ay Sleek. Medyo branded yung tripod na to. Sleek yung camera tripod na to. So, nabili ko to second hand din. Nabili ko to sa Hard Off or yung recycle shop dito sa Japan. Ang bili ko nito ay 1,000 yen. So, dahil medyo malaki-laki siya, 1,000 yen yung price niya. Pero second hand lang siya. Pero pag binili siya ng brand new, nasa 3,000 plus siya. 3,000 yen. Okay guys, punta naman tayo sa editing. Ano ba yung ginagamit ko kapag nag-i-edit ako ng mga vlogs ko? Dati yung ginagamit ko ay yung laptop ko. Gamit yung Windows Movie Maker. Yung libreng editing software sa mga laptop or sa Windows laptop. Pero ngayon, ang gamit ko na ngayon ay yung iPad. Ito yung ginagamit ko sa pag-i-edit ng mga vlogs na ginagawa ko. Kasi mas convenient sa akin yung ganito. Pag sa laptop kasi medyo nababagalan ako pag nagre-render na ng video. And then, mas maganda to kasi portable. Anytime, pwede ko mag-edit. Kahit nasa trabaho ko, pwede ko siyang dalhin at pwede ko mag-edit doon habang break time. Binili ko naman to sa Akihabara. Nung nagpunta kami sa Akihabara sa Tokyo, binili ko to. So, actually, hindi ko pera yung binili to, kundi regalo sa akin nung asawa ko. Kasi supportive naman yung asawa ko sa pagbablog ko. So, ibinili niya ako ng iPad at ito yung pinili ko. Second hand lang naman to, and then ang price nito ay 30,000 yen or tatlong lapad. So, nasa 15,000 pesos or less yung price niya. And then, meron pa akong isang ginagamit na editing apps, yung InShot. So, bali dalawa yung ginagamit ko, yung KineMaster tsaka yung InShot. Ang KineMaster kasi doon, ginagamit ko yun kapag mayroon akong green screen. Pero pag wala namang green screen, okay lang na gagamitin din ko lang yung InShot. Kasi yung InShot editing apps, kahit free version lang yun ay pwede mong matanggal yung watermarks. Yung KineMaster naman kasi, hindi mo matatanggal yung watermarks. Kailangan bilhin mo yung apps para mawala yung watermarks. Isa pang apps na ginagamit ko sa pag-edit ay yung PixArt. So yung PixArt naman, ginagamit ko yun kapag gumagawa ko ng mga thumbnails. Kasi pwede mong i-edit yung mga pictures or yung thumbnails na ginagawa mo gamit yung PixArt. Pero yung sa InShot, pwede na rin kayong gumawa ng thumbnails doon. Ginagamit ko rin yun sa paggawa ko ng thumbnails, yung photo editing app sa InShot.
Ano pa akong isang nabiling gadget sa vlogging? Yun ay yung Osmo Mobile. Yan. Osmo Mobile. Nabili ko to kasi nag-sale siya. So, sa Amazon kasi may mga sale paminsan-minsan. So, binili ko siya. Kasi, yung price niya ay dati noon, nung bagong labas to ay nasa 20,000 yen yata. Nung nag-sale siya, nasa 5,600 yen yata yun. So, binili ko siya agad. Kasi konti na lang yung stocks. So, binili ko na siya. So, biruin mo, mula sa 20,000 yen, naging 5,000 yen na lang. Napakasulit, di ba? So, ito na siya. Ito yung ginagamit ko. Itong gimbal naman, ang kapartner niya, ay yung iPhone 7 ko. So, kapag ginagamit ko to, ayan. Ito yung ginagamit kong gimbal. Ito yung pinakaunang gimbal ko. Binili ko siya kasi nga, sale siya. Sulit kasi. So, yan. Pag na-set up mo na siya, i-on lang. Yan. Ganyan na siya. Ito, ginagamit ko naman para hindi siya magalaw. Ang purpose naman nito sa vlogging ay yung magkaroon ng stability yung camera mo. Kasi talaga itong gimbal na to ay stabilizer talaga to. Camera stabilizer. Para kahit gumagalaw ka, yung camera mo hindi gaanong umuuga. Kahit tumatakbo ka, hindi gaanong umuuga yung camera mo. Kasi mayroon siyang mga stabilizers. 3-axis na stabilizers yan. Kahit galaw-galawin mo siya, hindi siya basta-basta mauga. Yan. So, ito yung gimbal na nabili ko. Sulit na sulit. 5,000 yen lang. Kung sa Pilipinas, nasa 3,000 pesos na gimbal. DJI Osmo Mobile. And then, meron pa akong biniling external microphone. Ito siya. Ito yung kahon niya. Pero, ginagamit ko na siya ngayon at nakakabit siya ngayon dyan sa camera. Kaya, ito lang ipapakita ko yung box. Ito naman ay nabili ko sa Amazon. Ang bili ko nito ay nasa 2,800 yata. 2,800 yen. Okay, mayroon akong unboxing nito. Pwede nyong tingnan sa description sa baba or sa card sa taas. Okay guys, so yun yung mga ginagamit kong mga vlogging gadgets or yung mga vlogging gadgets ko. Pero hindi naman yung lahat ay nagagamit ko. Kasi kadalasan talaga ang nagagamit ko lang ay yung ganito lang. Ganitong setup lang. iPhone 7 at saka yung camera holder and then yung iPad para sa editing. So, yan lang yung setup ko. Gimbal and then iPhone 7 and then editing apps sa iPad. So, bali, ito lang yung madalas kong gamiting setup. Okay, guys. Sana ay nagustuhan nyo yung video na to. Sana ay mayroon kayong napulot na aral or sana ay may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing at huwag nyo pong kakalimutan i-click yung bell button para makatanggap kayo ng notification sa mga susunod ko pang videos. Okay guys, salamat sa panonood. Bye bye!